Yo, what's up sa inyo mga pare koy? Mikoy Chibir back at it again and welcome sa aking channel. No? So, if you're new here, kung bago pa lang kayo dito, please like this video, subscribe to my channel, and turn the notifications down below kung e-enjoy nyo yung mga videos ko. No? So, guys, today is a bagong tutorial video. Gagawa tayo ng tutorial video about how to make a YouTube channel. Marami sa inyong gusto maging YouTuber, no? No, nowadays, no? So, pag gagawa kayo ng YouTube channel, pwede kayong magkamali kasi nga may two types of YouTube channel. Yung unang channel is Google channel yon. Ibig sabihin, yung channel na yun is nakakonect lang sa email mo. Ibig sabihin, ano, hindi siya yung official na channel, hindi ka mamonetize doon. Parang nag-upload ka na lang ng videos doon pero hindi talaga siya as a official YouTube channel. And yung pangalawang type of YouTube channel is the official talaga. Yun yung pwede ka ma-monetize at pwede ka talagang mag-upload at marami kang ma-unlock na features sa YouTube. So guys, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng isang official YouTube channel. So, lika rin dito, lika. Lika, punta kayo dito. Tara. So, ang gagawin nyo para gumawa ng isang YouTube channel is kailangan may Google account muna kayo. So, kung wala pa kayong Google account, gawa muna kayo. Siyempre, alam nyo naman kung paano gumawa ng YouTube account, ay, ng Google account, diba? Create account, ganun. Pero, meron na akong nakalagay na account dito. Ito yung gagamitin kong account, which is my third account. So, tatype ko lang yung password. Okay, so, pagpunta nyo na sa YouTube, ikiklik nyo to, yung profile nyo. Click nyo. So, click nyo to, create a channel, click nyo yung get started. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, dalawang uri ng channel. Yung isang channel is yung account channel mo lang, which is itong Marks Gabmaso ko. So, wag nyo tong gagawin kasi ano siya eh, parang channel lang siya para sa'yo. Ibig sabihin, gagamitin mo yung Google account name mo and pag nag-upload ka ng videos, unti lang makakakita ang tao kasi nga hindi siya official YouTube channel. Parang account channel mo lang siya. Pwede ka mag-upload pero hindi ka mamomonetize and hindi mo ma-unlock yung mga features ng isang YouTube channel na official. So, ang gagawin nyo dito, use a custom name. So, ayan, gawa na kayo ng YouTube channel name nyo. So, kunyari, Poging Sando Boy. So, ayan, diba, gumawa na ako ng YouTube name. So, ang gagawin ko is, click ko yung understand, then create. So, boom! Meron ka ng channel. So, guys, itong Creator Studio ata, updated na siya. Dati kasi hindi ganito yung itsura niya. Hindi ganito kadali gumawa ng YouTube channel. Ang dami mong pipindutin and napakahirap. And ito, mas easy to access. So, upload profile picture. Kayo bahala kung anong gusto nyo i-upload na profile picture. Pili kayo ng gusto nyo anong picture na gusto nyo. Ayan. So, nakapili na kayo. Ang gagawin nyo is channel description. Type nyo lang kung anong gusto nyo sabihin dun sa channel nyo. Parang mag-appear siya dun sa about section ng channel nyo. So, kunyari. So, yan, diba? Nagawa nyo na. Ang gagawin nyo is, ito lang yung mga custom. Kung gusto nyo mag-promote ng sarili nyong website, lagay nyo dyan yung website name and yung link. And kung gusto nyo rin ilagay yung link sa mga social media accounts nyo. So, save and continue. So, yun, nakagawa na tayo ng YouTube channel. Ito na yung official na YouTube channel. Hindi ito yung peking YouTube channel, yung Google channel lang. Hindi ganun yun. Ito yung pinaka-official. And paalala ko lang sa inyo, kailangan gawin nyo ito sa computer kasi pag sa cellphone nyo ginawa, medyo mahirap siya talaga. So, nakagawa na tayo ng YouTube channel. Customized channel. Kayo bahala kung anong gusto nyo. So, meron na tayong profile, diba? Nakagawa na tayo. So, add channel art. Ito yung ano, magiging channel cover photo nyo. Ito yung cover photo ng channel nyo. And pwede kayo mag-upload. Pero ang recommended kong size na banner para dun sa cover photo nyo is 2560x1440 pixels. Kasi, guys, hindi siya tatanggapin ng YouTube pag hindi siya saktong size dun. Parang pag na-view mo siya, ang pangit ng itsura. And the maximum file is 6 MB.
So, select lang kayo sa computer nyo. Pero syempre, dito na lang ako kukuha. Kunyari lang naman. So, adjust the crop. Okay na yan actually. So, select nyo. And then, boom! Meron na kayong YouTube channel art. Pero, guys, ituturo ko sa inyo talaga kung paano gumawa ng isang YouTube channel art in a separate video. Para matuto rin kayo. So, ayan na guys. Meron na kayong official YouTube channel. Yun lang. Tapos, pwede rin kayo mag-upload na ng video. So, ang next na gagawin natin, para ma-customize further natin yung channel nyo. Dito kasi guys, sa YouTube Studio, bago pa lang ako. Hindi ko sana yung mga content dito masyado. So, pupunta dito tayo sa baba. Yung kiklik natin yung nasa bottom left corner. So, yung parang taong tumatakbo. So, skip lang natin. So, nandito na tayo sa YouTube Studio Classic. Ito yung yung dating Creator Studio. So, makikita mo dito guys, yung dashboard. Nandito siguro yung mga analytics, ganun. Tapos, ito video manager. Dito yung mga videos mo. Nandito yung mga playlist mo. Tapos, ito live streaming. Pwede ka na mag-live stream basta official YouTube channel mo, which is this. Click nyo lang yung Philippines kung saan gusto nyong bansa. Just text me with a verification code para ma-unlock kayo sa live stream ng YouTube. So, ang gagawin natin, click natin tong community, papakita ko sa inyo yung mga nandito. Okay, so makita mo dyan yung comments, ito yung subscribers, tapos community settings, yan. Lagay nyo yung moderator sa channel mo, yung pwede mag-moderate ng comments, kung pwede tanggalin, ganun. Kayo bahala, pero ako kasi hindi, ayoko. Tapos block words, pwede rin kayo type ng mga words na hindi pwede ma-allow sa comments. Kunyari, mura-mura, mga ganun, bad words. Block links, pwede nyo rin i-block yung mga nagsisend ng mga links sa YouTube comments. So ito, default settings on your videos. Allow all comments. Kayo bahala kung anong gusto nyo. Pero sa akin kasi gusto ko allow comments para makita ko lahat ng mga nagko-comment sa channel ko. So punta na tayo dito sa channel nyo. Click on the channel. So verify. Pwede mo na rin siya ipa-verify. Basta yun nga guys. Kailangan i-click nyo muna yung verify button and pa-verify kayo kung text me a verification code o call me. So copyright status, and community guidelines. Okay pa naman lahat. So ito guys, makikita nyo dito yung mga listahan ng mga hindi pa enabled sa channel nyo. So pwede na ako mag-upload, syempre, official YouTube channel nga. Unlisted and private videos, pwede na rin. Longer videos, hindi pa. So yun nga guys, kailangan ipa-verify nyo muna yung YouTube channel nyo para marami kayong ma-unlock na features. Kaya ito, longer videos. Pwede kayo mag-upload ng videos longer than 15 minutes. Super chat para sa mga live stream. Custom URL para sa custom link nyo. Kunyari, youtube.com/mikoytube, ganun. And channel memberships para sa, pag siguro 1,000 plus na kayo, ganun. Custom thumbnails, especially kailangan nyo rin yan. Live streaming, ganyan, monetization. Lahat yung features na yan, ma-unlock mo kapag na-verify na yung YouTube channel mo. So guys, itong upload defaults, pwede kayo mag-set ng upload default nyo. Parang ito yung standard na settings bawat upload ng video. So, kunyari, ito sa category, kunyari, entertainment, standard YouTube license. So, itong title tsaka description and tags, huwag nyo muna i-upload default yun para pwede nyo ma-customize lagi. So, allow all comments, select video language, kunyari, Englishero kayo. Tapos puro English yung videos nyo, i-click nyo lang to. Tapos yan, allow viewers to contribute subtitles and whatnot. Save, click save. Tapos branding nyo. Add the watermark. Ito yung kadalasan nakikita sa mga, sa gilid ng YouTube videos. Yan. So, save nyo na, tapos pwede na. So yun na guys, no? Makita nyo dito yung branding, yung logo nyo sa YouTube channel nyo. So, pwede nyo rin i-custom start time yung logo na yun or, watermark. And pwede nyo rin end of video and pwede nyo rin i-set as whole video. So, update nyo, tapos ganun na. Dito sa advanced, pwede nyo i-set yung country nyo. Siyempre sa Philippines na.
Ayan, set. Tapos channel keywords, kayo bahala dyan. Tapos allow my channel to appear in other channels recommendations. Tapos set nyo yan. Kayo bahala. Tapos pwede nyo rin i-set kung papakita yung subscriber count nyo and pwede nyo rin hindi ipakita. So yun lang, save nyo na. Tapos dito sa analytics, kayo ano dyan. Dyan nyo makikita yung mga statistics niyang mga videos nyo. Kung ilang views or likes, ganun. So dito yung translations and transcriptions naman. Pwede nyo yung copy itong link na to para pwede maka-contribute yung mga viewers nyo sa YouTube videos nyo para sa translation. Dito, click nyo yung create. So dito nyo makikita yung audio library. Dito kayo makakuha ng mga free YouTube music na pag ginamit nyo sa videos nyo, hindi kayo maka-copyright. So ito yung mga ano, yan. Yan yung ano, mga YouTube music. So pwede rin kayo pumili dito ng genre ng gusto nyong ano, YouTube background music. Yung mood para kung kunyari happy yung video nyo, pwede nyo piliin na happy or bright. Tapos yung instrument naman, pwede kayo pumili naman ng instrument na nangingibabaw dun sa music na yun. Tapos dito yung duration, kung ilan minutes gusto nyo yung music na yun, kung 3 minutes, ganun. Tapos attributions, kung gusto nyo may copyright license na kailangan i-copy and what not. Tapos dito naman, sound effects. Pwede rin kayo pumili ng sound effects dito. So, kunyari, barid. So, yan. And music policies, dito naman makikita yung mga music na bawal gamitin sa videos kasi nga maka-copyright kayo. And yun lang guys. Salamat sa panonood ng aking tutorial. Kung gusto niyo pa magkaroon ng bagong tutorials about certain topics, kunyari kung paano gumawa ng YouTube thumbnail and what not, please comment down below. And that is it guys. Thank you for watching. Peace. Ikaw YouTube out. Boom!